Hello po mga viewers, welcome back po sa aking YouTube channel. And for this video ay pag-uusapan po natin kung paano kumita ng 1 million pesos at higit pa sa pag-hold mo lang ng crypto coins. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo. Pero bago yan, please don't forget to subscribe and click the bell button para naman ma-notify ka sa mga susunod na video na i-share ko po sa inyo. So ngayon po ay ano nga ba ang crypto coins? Sabi po rito, ang cryptocurrency is a digital asset designed to work as a medium of exchange. In short po, ang cryptocurrency or crypto coins ay isang digital money. So kung hindi po kayo familiar, sa ibang bansa ay ginagamit na ito as a mode of payment. Pero hindi po through yung papel na pera, but through online transaction po. So iba mga businessman, ginagamit na po pambayad ang cryptocurrency. Kaya ito ay legit po talaga. So ang question is, ano nga ba yung mga sikat na cryptocurrency o crypto coins ngayon? Unang-una sa listahan po ay ang Bitcoin. So kung hindi mo pa naririnig, pwede mo pong i-search yan. Pero kung may Coins.ph ka o ibang wallet, makikita mo yan. Ang Bitcoin po, kung isi-search nyo po yan, nung nag-start po, i-launch o i-release ang Bitcoin, nasa piso lang po. Piso lang ang kanyang price dati. Pero kung makikita nyo po, ayan, ngayong sa March 2018 dito, ang price niya umabot ng 8,500 or nasa 400,000 plus. Ganun po yung pagtaas ng price niya. At ngayon po, kung i-check nyo, ang price niya ay nasa 500,000 na or almost $10,000. Imagine, kung nasimulan mo to dati, bumili ka lang kahit 100 Bitcoin kasi piso lang naman yung price niya dati. Ngayon po, 500,000 na yung price niya. So kung 500,000 times 100, ngayon po, meron na sana tayong 50 million pesos kung naabot po natin yung price niya dati. Pero ngayon, mataas na po siya. Next po sa Bitcoin ay Bitcoin Cash. Dati, piso lang din po ang price niya. Ngayon po, tingnan nyo, nasa 23,000 pesos na yung price niya bawat isang Bitcoin Cash. Next naman ay Ethereum. So, ganun din. Piso lang din nag-start yan. Last 2008, ganyan, 2010. At ngayon kung i-check nyo, 12,000 na yung price niya. So, sobrang taas ng price niya ngayon. So, tumaas talaga siya ng tumaas. And next is yung Ripple or XRP. So, dati ay 50 cents lang yan. 2 cents lang yan. Sentimo lang yung price niya ngayon. Tingnan mo, nasa 14 pesos na siya. So, kung i-check natin yung background ng mga to, talagang tumaas yung price niya. At kung nakapag-start tayo, bumili tayo ng maaga, habang mura pa, sana ngayon ay milyonaryo na tayo. So, makikita nyo rito, itong pong mga taong ito, sila po ang mga nagtiwala noon, naniwala, bumili ng maraming Bitcoin, ngayon sila ay mga bilyonaryo na. Billion mismo po. Billion po ang pinag-uusapan natin dito. Sobrang yaman na po ng mga tao ito. Ngayon, ang tanong, tayo ba? Makakahabol pa ba tayo? Pwede pa ba tayong kumita ng million dito sa crypto coins? Ang sagot po ay yes, pwede po. Ngayon, ano yung mga kailangan natin? Unang-una ay kailangan mo ng crypto wallet. So, yung mga yan ay mga legit wallet po yan. Pwede nating i-download yan sa Google Play Store at pwede natin gamitin. So, tulad ng blockchain, Bitcoin wallet, yung lahat po yan, Coinbase, pwede pong gamitin. At sa mga sikat dito sa Pilipinas na pwede natin gamitin ay Coins.ph or pwede rin po Abra, pwede natin i-search yan. Lahat po ng link na yan ay ilalagay ko sa aking description section. Pwede nyo pong gamitin para i-download nyo po yung crypto wallets na to. Ngayon, kung meron ka ng wallet, crypto wallet na tinatawag, kailangan mo ng halimbawa may coins.ph ka na, kailangan mo ng syempre pera.
Siyempre, kailangan dito natin ng kapital. Di naman tayo kikita, hindi lalaki yung pera natin kung wala tayong in-invest. Pero mas wise po dito mag-invest kaysa dun sa mga times 2 na yan, times 3 na yan, 15% a day, 5% a day. Yung mga yan, scam po yan. Ito po, safe ang pera natin dito at possible na kumita tayo ng malaki kung dito po tayo mag-invest. Yan po ang kasiguraduhan sa pag-hold ng crypto coins. So ang pag-hold nga pala ay para kang nag-invest sa stock market. So meaning nag-invest ka and then hihintayin mo na yung price niya tumaas kasi tumataas din yung value ng pera mo. Pero syempre may danger din kasi kung tumumaba naman yung presyo niya, eh bababa rin. O sabihin natin bababa rin yung value ng pera mo. Pero good news dito, lahat sila tumataas. Ito yung kinagandahan dito. Meron po mga example dito, tingnan nyo. Ang Bitcoin Cash last year po itong pag-uusapan natin. Last, sabihin natin dito, March, start yan March 6,000. Ngayon po, sabi ko nga kanina, ang price niya nasa 24,000 na. So makikita nyo, tumaas siya ng almost 250%. 250% po. Ibig sabihin, kung last year, naglagay ka rito ng kahit 10,000 pesos. Dahil times 2 yan, or times 2, yung 10,000 mo na doble, hindi lang na doble, na triple yan, ngayon po ay meron ka ng 30,000 pesos higit kung 10,000 yung ininvest mo noon. Eh kung mas malaki nilagay mo, mas malaki ang kinita mo kasi nasa 250% yung tinaas niya. So ito naman na isa ay month lang to. Halimbawa nag-start ka noong January, kung makikita mo ay tumaas siya ng 70%. Kung nag-start ka ng 100,000, ngayon meron ka ng 170,000. Kung nag-start ka ng 10,000, ngayon meron ka ng 17,000. So makikita nyo, in just one month, pwede kang kumita ng malaking pera nang nag-hold ka lang ng crypto coins. At safe na safe po rito. Pwede po tayong kumita. So ganun po maganda. So makikita nyo, ayan, in just one month lang po, ay tumaas siya ng 76%. So tumaas din yung kapital mo at talagang kikita ka rito. At kung malaki yung pera mo, malaking pera yung ginamit mo, nilagay mo, ininvest mo, eh kikita ka rin ng malaki. Ganun po kaganda sa pag-hold ng crypto coins. So ito po ay magandang example ko. Ayan, kung makikita nyo po, ito ay nilagay ko last, actually 30,000, dati yan 24,000 lang yan. So 30,000 siya rito. Kung makikita nyo ngayon, nasa 42,000 na siya. Ibig sabihin talagang kapag tumaas yung price ng Bitcoin, tumataas din yung value ng pera mo. So tingnan mo, 30,000 ngayon, 42,000. Almost 12,000 siya in just 15 days. So ganun kabilis ang pagtaas niya. At ganun kaganda ang pag-hold po ng crypto coins. At alam nyo, pwede natin gamitin po rito sa pag-hold ngayon kung gusto natin mag-start ay ang ito po, itong XRP o Ripple. Bakit? Kasi 14 pesos lang ang kanyang price ngayon. So pwede ka pong bumili ng marami. Pwede ka mag-hold dito ng marami. And sabi ng prediction, pwede siyang umabot ng up to $10. Dollars. Or sabihin nating 500 pesos. So ganun ang prediction niya at pwede pong mangyari yun. Pero mangyayari lang yun, ikita tayo rito na malaki kung ngayon pa lang ay mag-hold na po tayo ng crypto coins. So yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Kung may mga question pa kayo, paano mag-start, lalagay ko po yung link ng ibang video ko kung paano gumawa ng account sa Coins.ph at kung paano i-convert yung pesos to crypto coins, to Bitcoin, to Ethereum, or to XRP at paano maghintay na lang para tumaas yung price niya. So yun lang po, maraming salamat po sa inyo and God bless you po.